Pastor Ed Lapis sa Minsaheng Pinamagatang. Lack of Godly Planning. Our dear Heavenly Father, we ask you to speak to our hearts with power. Father, whatever it is that divides a wall between you and us, whatever it is, Lord, that will hinder your blessing, whatever it is that will stop the flow of the Spirit into our lives, in the name of Christ, we cast it out of our midst. Be it sin, be it stubbornness, be it anything, O Lord, that displeases you, be it inattentiveness. Father, show your face upon us today. We ask you, Lord, let your Holy Spirit descend upon us. Fill this place with your glory. Fill this place with your presence. And speak to us in very simple and understandable terms. And give us, Lord, a willing heart to obey you. Kung ano man po ang kulang namin, Panginoon, as human beings, in understanding, in expository skills, we depend on you. Fill us with your power. Empower your message through the Holy Spirit. Meet the needs of your people. Rise above us and glorify yourself. In Christ's name we ask you with thanksgiving. Amen. There is a saying, and many of you probably have seen this, those who fail to plan, plan to fail. Pag daw tayo, nabigo na magplano, nagpaplano tayong mabigo. Kaya napakahalaga na magplano. What is the definition of a plan? What is a plan? According to the dictionary, to plan is to arrange the parts of, to devise or project the realization or achievement of something. To plan is to have in mind, to intend. Yung meron tayong intention, ito ang gusto kong mangyari, hindi yung kung ano na lang. Sabi ng mga Kastila, que será, será. What will be, will be. Well, there is some truth in that. God has given us skills and God has given us powers to take hold of our destiny by His grace. Kaya hindi lang tayo passive individuals. We are active. We have a participation and we have to participate in the creation of our destiny and in the details of this God-given destiny. Therefore, what is godly planning? Godly planning is to devise the realization or achievement of something in life that is clearly in accordance with God's will, or at least is obviously not against God's will. So godly planning, may I repeat, is to devise the realization or achievement of something in life that is clearly in accordance with God's will. Yung talagang meron tayong paraan, pamamaraan, mga hakbang na inihanda at ginagawa para makamit natin ang mga makadiyos na mithiin natin sa buhay. Yung tiyak tayo na makadiyos, or at least kung hindi tayo tiyak, tiyak man lang natin na hindi kontra sa pagiging makadiyos. Godly planning. The Bible is full of examples of God's plan and the way God plans. Kita niyo ang case na lang ni Noah. When the Lord planned to kill mankind because mankind has become so corrupt and so irreparably sinful, anong ginawa ng Panginoon? He planned to have a flood that would drown all living beings except a family that delighted him, the family of Noah. And so when Noah was about 500 years old, the Bible tells us, no, siya nagkaroon ng anak, mga anak na lalaki. Ang mga ito ay nagkaroon ng mga asawa. And then the Lord commissioned Noah to build an ark. Yung malaking-malaking bapor. Ang pagkabapor niya is designed lang siyang lumutang. Hindi siya designed to navigate. Wala siya ng mga sail, wala siya mga layag, wala siya mga equipment para siya umandar. Ang sasakyan na ito ay para lang lumutang. At ubod ng laki, according to the dimensions of the Bible, so that it took Noah anywhere from 50 to 80 years to build it. Isipin ninyo, ang tagal-tagal na ginagawa. At matapos mayari ito, yaring-yari na, 7 taon pa ang lumipas bago pumatak ang unang ulan. But how the Lord planned all this? There was timing involved.
and tremendous resources and manpower and man hours were allocated. And there was a very meticulous scheduling. Ginawa yung ark sa ibabaw pa naman ng bundok, kaya pinagtatawanan sila ng lahat. Sino nga ba naman ang gumagawa ng barko sa ibabaw ng bundok? Paano mo yung dadalhin sa dagat? At ang dami nilang pinutol na kahoy, ang dami nilang ginawa, lahat ng buong pamilya, yun ang ginagawa ng halos mag-iisang daang taon, yun ang project nila. Well, everybody would visit every now and then to mock them and to laugh at them. But God had a plan. And the plan went on as scheduled. Ano ang plano ni Lord? How to save the people of God from famine and hunger? Dahil magkakaroon ng 7 taon na taggutom, anong ginawa niya? The Lord allowed in His infinite wisdom that Joseph would be sold into slavery into Egypt. Na kahit napakabuti ni Joseph sa kanyang pagiging slave ay siya'y minasama pa rin ng kanyang amo at ipinatapon sa isang kulungan. At pagkatapos sa kulungan na yun, doon lang pala niya makikilala yung mga pinaka-closest katulong ng hari, ng Pharaoh. And later on, para mairekomenda siya sa Pharaoh, and later on, Joseph, because of his relationships with the Pharaoh, would be Prime Minister of Egypt. And as Prime Minister, he would be able to welcome his people into Egypt when there was famine all over the land and Egypt had plenty of food. Planning. Kung kayo si Joseph na on your way to slavery, sasabihin nyo, nasa ng Diyos? Anong klaseng Diyos ito? Ang bait-bait ko, ang buti-buti ko, yung mga tao, mga kapatid ko, gumawa sa akin ng masama. But the way to slavery was his first stepping stone to the prime ministership of Egypt. Kaya sa ating mga lonely road na dinadaanan ngayon, it's not the end of the road. Daan lang yan patungo sa pupuntahan, and God knows His plans. Alam niya ang kanyang ginagawa. When the Lord permits something to happen in our lives, He has a noble purpose. It's a matter of faith and it's a matter of patience to go through the difficulty if you are on your way to slavery. Or just like Joseph, he was wrong. Napakabuti niya, pero naging masama siya sa pagtingin ng kanyang amo dahil pinaratangan siya ng isang crime na hindi niya ginawa. Pero kung hindi siya natapon doon sa piitan, hindi niya makikilala ang cupbearer ng Pharaoh. Hindi siya maipakikilala sa Pharaoh. Even if you are in the prisons of your life today, cheer up. You are being made and you are being introduced into something and to someone. The Lord knows His plans. Si Moses, tinawag ng Panginoon para ang kanyang mga kababayan ay hakutin sapagkat yung mga dinala ni Joseph sa Egypt stayed there for 400 years. Nalimutan na ng Egypt ang kabutihan ni Joseph. Ibang Pharaoh, ibang lahi na ang nag-umupo sa trono. Kinalimutan na nila ang utang na loob nila sa bayang Israel at inalipin nila ang mga anak ng Diyos. And therefore, Moses was given the task by the Lord 400 years after Joseph to bring back the people of Israel out of Egypt into the promised land na naman. Ang training ni Moses, biruin nyo, napakasaklap naman ng decree ng Pharaoh that all male children would be thrown into the Nile and killed. Kasi ayaw niyang dumami ang lalaking Israelites, baka labanan ang kingdom niya. And so what happened to Moses? Napilitan ng kanyang ina na siya ay ipaanod sa ilog kung saan naman siya napulot ng prinsesa. And Moses grew up in the royal court for 40 years. 40 years in the royal court. Akala natin we have lost Moses. Asa na ang taong tinawag ng Panginoon to deliver His people from the Pharaoh while he is growing up as grandson of the Pharaoh? He is growing up under the tutorship of Egyptian knowledge. Nandun siya walking the corridors lined with pagan gods and probably even making offerings to these gods because he was member of the royal family. Nasa na siya, and we think we've lost him. But that was part of his training of how to deal with royalty and how to lead on a large scale basis. He learned leadership at the feet of Pharaoh, who ruled a vast empire. At nakita niya, he had a first-hand knowledge of what leadership was all about. And then we think he's ready. And after 40 years, the Bible tells us, Moses went to his people, and his people received him not. May nakita siya na isang Egyptian, inaapi yung isa niyang kababayan, pinatay niya yung Egyptian.
at tinabunan niya ng buhangin. Kinabukasan, bumalik na naman siya sa kanyang mga kababayan. May nag-aaway, inawat niya. Sabi ng mga kababayan niya, for whom he'd killed. O bakit? Balak mo rin ba kaming patayin tulad ng ginawa mo doon sa Egyptian? Kala mo, di namin nakita. And so Moses realized that his crime was discovered. And so what he did, he fled from Egypt because the Pharaoh wanted to kill him. Sabi natin, sira na ang training. Now the Pharaoh wanted to kill him. How can he talk to the Pharaoh about releasing the people of God from Egypt? At what happened to Moses? Napadpad siya sa isang napakapanglaw na disyerto. Nakapangasawa siya doon ng isang babaeng unknown. At anong naging trabaho niya? Taga-alaga siya ng mga pastol na hindi kanya. Mga hayop na pag-aari ng kanyang biyanan. And you know how long he stayed in the desert? 40 years. Kaya kung nandun na naman tayo sa next 40 years, sabi ni Moses, I'm 75 years old, over the hill. Malapit na, at ang tanda-tanda ko na, nasa na yung calling ko? Wala. Nandito ako nag-aalaga ng mga pastol. Tapos 40 years siya doon. If you are in the desert of your life and you think God has forgotten, and you think all of your training and everything that you are went to nothing, come on, think of Moses. He was there for 40 years. Yun pala ang training sa kanya ng Panginoon para makilala niya ng lubusan at makabisa niya ng lubusan yung buong terrain ng desert na yon. Sapagkat for another 40 years, he will lead about 2 million people going all over that place. Kaya alam na ni Moses kung saan kukubli pag may mga baha. Kasi alam niya sa desert, pag biglang umulan, biglang baha. Flash floods yan. Alam na niya kung saan magtatagong mga kuweba kung may mga kidlat. Alam niya ang source of water. He knew the desert like the back of his hand because he was there for 40 years. Godly planning takes time, takes effort. And godly planning takes a lot of pain sometimes. Alam niyo yung pain, it gives us more virtue than happiness. Kaya mga taong lumaki sa saya, mababaw. Totoo ba? Yung puro tuwa lang ang alam, mababaw. Kita niyo yung mga taong malalalim, nakaranas ng mga hapdi sa buhay, nakaranas ng sakit, nakaranas ng pait. It enriches our personality and it is our preparation for godly service. O yun naman si Noah, yun naman si Joseph, at yun naman si Moses. Eh ano ngayon tayo? What are the areas in our life where godly planning is a must? And I mean really planning. Not just allowing things to happen or waiting for things to happen. Psalm 90 verse 12 tells us, teach us to number our days. It is important to number our days, and that means not only counting the days, but also making the days count. Yung may katuturan, 365 days. Meron bang naging katuturan? Meron bang nadagdag sa buhay natin? Meron bang nangyari? O nangyari lang without our participation? In what areas of our lives must we plan? First of all, we must plan in our physical life. Dapat iplano din natin yung ating health. Iplano mo rin ang iyong figure. Iplano mo rin kung halimbawa saang sukat ba ng baywang ka dapat magstay. O ano ba yung baywang mo? Lumaki, lumiit. Bahala siya sa buhay niya. Ganun na lang. Dapat iplano natin kung anong level ng ating heartbeat. Iplano natin kung anong ating pulse rate. And really, if we stick to physical activities and exercises and we eat the right food and we do the right thing, unless talaga it is very, very hereditary that we cannot help it, then we will be able to have some healthy amount of planning concerning our health. Pati how much sleep we will have in the day, how much rest, it is needed. Or do you allow people to just walk into your life and make you hostage at sila na ang nagkocontrol ng inyong buhay? Sila na nagkocontrol, kinukuha nilang ating mga oras ng pahinga, kinukuha nilang ating oras ng pagbibigay ng reserve strength for our bodies. Is there some planning in our physical life? Do we plan what to eat?
Nagpaplano ba tayo na sa linggong ito, kakain naman ako ng patola, kakain ako ng halimbawa ng talong, kakain ako ng konting tulya para maging balance yung pagkain ko? O kung ano na lang ang dumating, yun na lang ang kinakain natin. There's no planning at all. There should be some planning in our physical life. And there should also be planning in another area of our life, and that is in our material life. Meaning, our income, our business, our profession, our work. Ano ba talaga? What goal do I want to reach? Anong klaseng income ba sa buhay ang pag na-reach ko ay happy na ako? Alam niyo, without planning, and especially if people become successful, lalong maraming disillusionment, lalong magulo, lalong maraming parabang kabiguan and emptiness, because people don't know when to stop. People don't know when to stop. At ito, I don't mean to hurt anybody and I don't mean to offend anybody. Halimbawa, yung mga nag-abroad. Sabihin, oh, maliliit ang mga anak natin, meron tayong mga utang, and so makapag-abroad muna ng mga 2-3 taon, makapagbayad-bayad ng utang, pagkatapos ay makauwi na at pagyamanin na lang natin kung ano ang nandun. Without planning, pag dumating na ngayon ang pera, bilhin ito, bilhin yan. Makita mo, hindi mo na makita braso sa dami ng pulseras hanggang kili-kili. Kung ano-anong binibili. Tapos, pagkatapos ng 2-3 taon, ay, kulang pa pala to, hindi pa pa. Ano, 2 more years? Hindi, 2 more years nga na naman. Hanggang naka-4 na, naka-6. Hanggang ang mga bata lumaki na. Hindi na kilala ang magulang, hindi na kilala si ina, hindi na kilala si ama. There is nothing wrong with wanting to improve the economic condition of our family. But people, you've got to know when to stop. Kailangan lang muna kasi natin makaubayad ng utang. O sige, nung nakabayad na, siguro maganda magkaroon naman tayo ng konting lote. 2 more years. Nung may lote na, alangan naman magtayo ng tent. Siyempre, bahay naman. O kailangan natin magkabahay. O 2 more years. Pagkatapos siyempre, yung bahay, wala naman kamuebles. O 2 more years. At pagkatapos, ano ba naman to? Ang layo-layo nitong ating subdivision sa Puerto Princesa, sa layo. Kailangan naman natin ng kotse. O 3 more years. At pagkatapos ng mga bata, magka-college na. Siyempre, huy, nagka-college na ang mga bata. O 5 more years. Pag uwi mo, wala ka ng anak, nag-asawa na, hindi mo na nakasama kahit kailan. People, you've got to know when to stop. And without planning, you will never know when to stop. Because the greed goes on. When I see a spade, I call it a spade. I beg your pardon. Pero dapat naman malaman natin kung ano yung necessity at kung ano na yung greed. Because, yes, you will gain money. But the time that your children are growing up is lost forever. You can never be with these children anymore. Pag nag 13, 14, hindi mo na maapuhap sa bahay, lagi nang wala. Then later on, mag-aasawa na and you've lost them forever. And you realize that all your life, all you did was magpundar ng bagay and you lost the people. Of course, not everybody's like that. Yung iba, nadadala yung pamilya nila sa overseas jobs. And this is only one of the examples. What I'm just trying to illustrate, brothers and sisters, is plan your economics so you know when to stop. Kasi kung hindi, madaling madaya. Madaling madaya ng sanlibutan. May mga office mates tayo, may mga kaibigan tayo na infinitely mas maraming gamit sa atin, mas mayaman. So gusto natin habulin ng habulin ng habulin. And so pagka nagkagano, nadaya na tayo sa buong buhay. You've got to plan. And you've got to know what enough means. And so we also have to plan in another area of our life. We've got to plan on our intellectual life. Ganun na lang ba? Yun na lang bang natutunan natin ng elementary, high school, o kung nakapag-college, college, yun na lang ba yung alam natin sa buhay? Yun na lang. Ganun na lang. Hanggang doon na lang ang bakura ng ating isip, ng ating mentalidad. We've got to plan even our intellectual life. What more do you want to know? Do you like to be able to read and write Greek? You've got to know if you like to do that and do something about it. Gusto bang mas maging conversant pa sa Philippine history? Do it. Gusto mo bang makapag-speak pa ng isang third language? Makapag-French or makapag-Nipongo? Do it. Do you want to learn a skill? Gusto mo bang matutong manahe, matutong mag-repair ng kotse? Gusto mo ba you want to fly a plane? You want to be able to sail a boat? You would like to be able to use computers? Come on, you've got to plan.
According to studies, wala pa yata sa 5% ng potential ng brain ang ginagamit ng isang tao sa kanyang buong buhay. The brain that the Lord gave us is nearly boundless capacities. And yun, sabi ni Bawo, tapos na ako mag-college, tama na yan, anong aral-aral pa? Ganun na lang? Yung kaprasong nalaman natin ay puro pa absent? Puro pa pasang-awa? Puro pa cheating? Gano'ng karami ang natandaan ng mga natapos sa magkolehiyo? How much percent really do we remember? Natatandaan pa ba natin ang formula ng energy? Ano ba yun? Di ba? Natatandaan pa ba natin yung mga bagay? Hindi na! Ano ang capital ng Czechoslovakia? Hindi na maalam. Anong capital ng Bukidnon? Hindi na alam. Ganun na lang ba yan? We've got to plan, even our intellectual life, to keep on learning. Masama din yung nangyari na training sa atin ng formal education. Akala natin, ang tao, pag nagka-diploma, tao na. Akala natin, tapos na ang pag-aaral niya. Plan! What do you plan to learn? Gusto mo bang matutong magmakinilya? Gusto mo makatutong mag-computer man lang? O matuto kang gumawa ng eskabetse o kare-kare? Kailangan naman natadagdagan yung alam natin. Hindi tayo stagnant. Maging faithful tayo sa Diyos. Binigyan tayo ng utak na halos boundless ang capacity. Tapos kontento na tayo, kapraso na lang. Gusto mo bang matutong magpiano? O gumawa ng barkilyos? Diba? O magkulot, magmanicure? Do something! But we've got to expand our mental horizons. How can we minister kung ang utak natin kakapraso? Kung makitid, kung kukonti ang ating alam, let's keep learning. The whole life is a university. So what do you plan to learn? And then, there's another area of our life that we must plan also. You've got to plan your emotional life as well. You've got to plan your love life. You've got to plan your friendships. You've got to plan your family relationships. Sa love life na lang, a lot of people, ang emotions parang roller coaster. Paano kung sinong dumating, kung sinong unang dumating na nakapula, yun na ang gagawin kong nobyo? Yun na. Mamaya, kung sino naman ang dumating, kung papaikot ng bote, kung kanino tumuro, yun na. Walang planning. People step in and out of relationships na parang lumalabas at pumapasok sa elevator, harming a lot of people along the way, leaving a trail of broken hearts. And this is emotional irresponsibility. You've got to plan. Ano ba talagang gusto ko sa buhay ko? Kung magkakaroon ba ako ng love life ng partner, ano ba talagang gusto ko? Ano yung hindi pwedeng wala yon? At pag nando na yon, yung iba pwede ko nang toleratein. You've got to know. At ano yung hindi ko pwedeng matolerate na kahit nandun yung gusto ko, pag nandun yun, wag na lang. You've got to know. Hindi pwedeng puro trial and error. Nadadamage tayo. Nakakadamage tayo ng iba. We've got to grow up emotionally. And so, to those that can still plan, yung mga may asawa, wala na kayong planning-planning. Yan na yan. Plan your love life. Plan your friendships. Halimbawa, may mga tao, you know, may mga tao na gusto, sabi natin, gusto ko siya maging friend. What will you do para maging friend, yung gusto nyong i-befriend? Because friendships require investment of time and effort. So mag-i-invest ba ako ng time sa taong ito at effort o hindi? Kasi kung minsan lumipas ang 2 taon, 3 taon, marami sa atin dito, nagkikita-kita, magtatatlong taon na, but have we become friends? O puro, hi, hello, good morning, God bless you, ganun na lang. We've got to plan. At alam niyo, maraming tao habang tumatanda kaya nagiging malulungkutin kasi wala na silang bagong kaibigan. Akala nila kasi ang pakikipagkaibigan pag lang teenager ka, pagka college days, pag naging nanay ka na, naging lola ka na, wala na. No, friendships have to begin and start every day. And so habang tumatanda, we must start new friendships. Because friends leave, friends die. So kailangan may kapalit. Have you planned? Meron na ba kayo naisip na sa mga, I've made up my mind na i-befriend ko tong taong to, i-investan ko siya ng time. I want to know this person more. Gusto kong mapalapit sa kanya. Do we plan? O kaya lang kayo naging close eh, kasi na-assign kayo sa isang cabin sa camp. Chance na naman yun, parang ganun. Kaya lang kayo naging close kasi eh, paano? Nagkasabay kayo, lagi kayo nagkakasabay pagpunta rito. You've got to plan. Don't only react. We've got to act. And then in family life, ang mga pamilya ba nagpaplano?
No, ang araw na to, ang moment na to, pang atin lang ito. Walang tatay-tatay na pupunta kung saan-saan. Walang nanay na pupunta kung saan-saan. Walang anak na magpa-party-party, mamamasyal-masyal. Itong definite day and time na ito is for us as family. Do families plan? Kaya kumisan yung family life, sumasabog. Maraming pamilya, sabog. Walang planning eh. O available ako ngayon, labas tayo. Sabi ng isa, ay, I have other plans eh. Meron ako nasagutan. May lakad kami. Walang plano. Mga pamilya, magplano kayo ngayon kung anong araw of the week ang para sa inyo lang inviolate. Magplano kayo kung anong araw during the month ang family outing day. Nakapagplano na ba kayo mga pamilya kung anong prayer time nyo everyday? Anong oras dapat lahat nasa bahay na magpe-pray? O nakakapag-pray lang ang pamilya pag nandito? There should be a family altar and we want to start it this year. Dapat lang ang tahanan dito, merong family altar every night. And people pray together. But you've got to plan. Without planning, it cannot happen. Kasi iba-iba ng oras ng dating, alis, uwi, ganyan. Kailangan magplano. Kung hahantayin nyo na lang yung pagkakataong mangyari yun, hindi na mangyayari pa. Plan. There has got to be plan for your family life. Bakit nagtataka yung ibang churches? Bakit wala tayong services pag New Year's Eve, pagka Christmas Eve? It's because I consider family as godliness as well. Family is religion as well. What I'm trying to say is, nandiyan kayo sa bahay niyo, may mga kamag-anak kayo from the provinces, iiwan niyo para lang tayo mag-midnight service. Parang hindi yata tama. I'd rather that you minister to them. But do you minister to them? It is sacred to be together ang mga pamilya. Mahalaga yun. Your family time is priority as well. And it must be planned. Ang nangyayari sa mga bahay ay para lang tulugan ng mga lalong mga teenager, umuwi lang para matulog, magbihis. Layas na naman. Hindi ganon. There has got to be time for family. And the last area that I would like to offer that we make plans about for this year and in the years to come, brothers and sisters, you know what that is. Our spiritual life. Under spiritual life, plan on your knowledge of God. How much do you know God? How many titles does the Bible give to God? How many names? What are the symbols or figures of speech that the Bible refers to God? How much do you know the Bible? Wala ba kayong kaplano-plano na mabasa ang buong Bible? You've got to plan. Do you have a plan? I'd just like to know, no? Hindi ito para magmapuri. Sino sa inyong may plano na to read the whole Bible? Yung bago-bago sinabi dito, ha? Ayan. O kita nyo, gano'ng karami ang aamin na ako nga pala walang plano? Ayan, o ganun. Ganun na lang. Magplano tayo. And to plan is to allocate time and effort na, oh, araw-araw magbabasa akong 2 chapter. O kaya, sa bawat isang linggo, alam ba yun, magbabasa ako ng 15 chapters or something. O ibilangin ninyo na every month magbabasa ako ng isang book. Para naman matapos ko ito. Hindi pwedeng para tayong lumulutang na tansan sa baha, kahit sa andalin, ganun na lang. Kailangan may plan, may anchorage, may direction. Take hold of your life. And so therefore, we've got to plan reading the Bible. We've got to plan knowing the teachings of the Bible. Reading pa lang yun. Panoramic reading, yung tuloy-tuloy. Iba pa yung nanamnamin mo yung teachings. What does the Bible teach about God? What does the Bible teach about Satan? What does the Bible teach about angels? What does the Bible teach about end things? What does the Bible teach about giving, of service? Dapat malaman natin, do you have a plan? Or do you just let the church make the planning? Tapos paplano yung church, absent naman kayo. Ganun na lang. Kakamatayan na natin na John 3:16 lang ang alam. Baligtad pa. We've got to plan. And then, we've got to plan on our, what? Personal gifts. Ano? Plano nyo ba? Umupo na lang dyan. Tuwing linggo, darating uupo dyan, aalis. Ganun na lang. Wala na ba kayong kaplano-plano na mas maging active?
makapagturo, makapag-minister, makapag-missions. How many of us have plans that ang plano kong ma-reach na souls, at least 2 souls a month? Actually, mababa yun. Pero maganda na yun. Sinong makakapagsabi dito na naka 24 souls sila last year? 24, praise God. Oh, or more pa. Pero gano'ng karami makakapagsabi nun? Yung iba kasi hindi nagplano. Iba ang planning. Ito yung mga nakasama natin sa evangelism. Sabi natin, pupunta tayo sa Luneta, mag-evangelize tayo, tigda dalawa, tigda tatlo kayo sa loob ng isang oras. Ganitong gagawin natin, o pumunta na tayo. Diba? Sino sa inyo ang mga nakapag-lead na to the Lord sa ganung activity? Sa mga shopping malls o sa Luneta or where? Please raise your hand, makita natin. Oh, dahil may planning. Diba? It just did not happen. We planned. Yun ang pinagkakaiba ng may plano. Pag may plano ka, paprioritizin mo at gagawin mo. What are your plans for your spiritual life? What more about God do you want to know? How much of the Bible do you want to be able to read? How much of the doctrines do you want to understand fully? How many people do you want to bring to the Lord? May listahan na ba kayo ng mga tao na pinaplano nyo na this year aking aabutin sa Panginoon? Once upon a time, lahat ng tao na sisiyaran ko at umaaccept kay Lord, sinusulat ko yung pangalan nila dito sa Bible ko. But after so many years, I stopped doing it. Pero makakatawa pag tinitingnan mo yung mga pangalan nila. Many of them remained in the Lord. Yung iba, hindi rin na. Nasa na kaya? Ganyan. Pero, keep records. Make projections. Nailistan nyo na ba ang mga kamag-anak nyo na hindi pa save na dapat i-plan na masave yun? Araw-araw nakikita, minuminuto, linggo-linggo, pero wala rin nangyayari. Sunrise, sunset, Monday comes, Sunday comes, months end, years come, ganun pa rin. Plan. Plan also on your personal spiritual maturity. Gaano karami ang nagpaplanong, I will really stop smoking kung meron man. Gaano karami ang may planong, hahabaan ko talaga ang pasensya ko. Gaano karami nagpaplanong, no matter what my mother does, hindi ako sasagot. Pag may plano kasi may guide eh. Madali nang mangyari. Pag walang plano, madali tayong maligaw. Gaano karami nang sasabing, I will really be faithful sa giving, sa aking tithing. I will put on more patience. I will be kinder and gentler. Mga ganyan, may plano ba tayong ganon? And I will get this and that training. Magte-train ako how to lead a Bible study. Magte-train ako how to sing. Magte-train ako to do a music, musical instrument. Plano. This year, pakikinabangan ako ni Lord. Plano. How does lack of planning destroy us? No, lack of planning destroys us. Unang-una, lack of planning wastes time. Dumadaan ang mga panahon, walang nangyayari. O kaya may ginagawa ka pa ulit-ulit, wala rin naman nangyayari. Sayang ang panahon. At ang panahon hindi na naibabalik. Any minute, any day that's lost cannot be retrieved. Remember, whatever good you missed to do today, you have forever missed that day. Waste of time. Another distraction, waste of effort. Nasasayang ang pagod natin sa paggawa ng walang katuturan at nasasayang ang pagod natin sa pagpaulit-ulit ng nagkakamali-mali dahil walang plano. And then, of course, we waste resources. Another distraction of lack of planning is that lack of planning inflicts pain in our hearts and it can also inflict pain in other people's hearts. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Whatever we do, meron tayong pananagutan sa kapwa. Sa ating mga ginagawa, meron tayong napapasaya, meron tayong napapalungkot. Sa mga tagumpay natin, meron tayong binibigo. Sa ating mga possessions, meron tayong dinedeprive. We are a community. And the Lord said, whatever you do to the least of these, my brethren, you do it to me. Does our lack of planning unnecessarily hurt other people? Does our lack of planning inflict pain
and disadvantage on others. Let's consider that, brothers and sisters. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Labiz ay pinamagatang Lack of Godly Planning. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day.